Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Thank God it's Friday, 19th May. Kumusta ho kayo mga boss? Ito na ho ang nag-iisang Bitag Live in the morning sa mga suki ho natin. Diyan ho yung mga televiewers ho natin sa Visayas at sa Mindanao. Kami po yung television program nga pala, sabay na napapanood ho sa IBC TV 13, sabay din ho sa CLTV 36 and sa aming mga digital platform ho. Ito ho sa aming website, bitagmedia.com and Bitag Official, yan po sa aming Facebook, sa aming YouTube and Bitag Live sa Facebook page po namin. Mga boss, handa na ho ba kayo? Mamaya ng konti yung ating, ito ho yung Bitag New Generation. Yung palabas ho natin na kung saan talagang pinuntahan ho namin. Ano ho yung sumbong? Pang-aabuso po sa mga kabataan sa loob ng pamamahay or sa eskwelahan. Pag-uusapan po natin ngayon yan. Ang mga kabataan po natin, may karapatan po. Sila po, kumbaga, protektado ng ating estado. Kaya wag niyo, mag-iingat po kayo kapag sinumbong po kayo. Eto nga po, pinuntahan po namin. Pinag-antay po ako dahil naligo raw muna sa ilog. Sus Mario Joseph na to. Exciting ho yan mamaya ng konti. Ito ho kasi, pasintabi, yung mga medyo may edad na, no? Kasi kuminsan grumpy ho yung mga matatanda. May mga matatanda ng grumpy, may mga matatanda na parang sila ho'y kaya nilang sakyan, nakapaghalubilo, nagbibiro sa kanilang mga apo o kanilang mga anak o mga pamangkin. Merong iba na pag medyo pag tumatanda, medyo irritable lagi. May kilala ko dyan, si Aisley tsaka si Raul. Anyway, ngayong umaga mga boss, umpisa na ho natin. Alam ko kung anong inaantay nyo, ano? May kasunod ba kamo? Oh, yung mga vloggers dyan. Oh, gusto nyo ng content. So far, wala pa ako napapakinggan sa inyo. Dahil alam nyo ho kasi, eto na nagsalita na ako, ano? Kuidaw kayo. Kapag ako ginawa nyong fake news, malilintikan kayo. Sabi nga kanina sa IBC 13, nakita nyo yung plug. Fake news is abuse. Pang-aabuso yan. Tandaan, bagay na maintindihan nyo rito, ano? Anyway, ako ho'y magsasabi, kahit sino mga bossing, kapag nagpakumbaba at lumalapit sa inyo, umaamin ang pagkakamali, humihingi ng dispensa at kapatawaran bilang professional, mga professional sa mainstream media, wala po tayong dahilan para hindi po natin patawarin. Dahil lahat po tayo nagkakamali, lahat naman tayo natututo. Alam niyo mga boss, hinggil ho to doon sa, ito yung fake news nga. O, ngayon, naging dahilan po yan. Ha? Wala naman po akong sinabi niyan. Ngayon, may kasunod pa to. Ha? Sila po kasi dito sa parting, kumalat po yan. Ako po yung naging biktima dyan, pero padadamahin ko kayo. Kaya lang, magsasabi ako sa inyo, mag-iingat kayo. Ha? Wala akong pakialam kung sino kayo. Dahil ang estilo ko, disente rin ako sa mga taong disente. Barubal ako doon sa mga barubal. Kahit saan mo tapon po pwede. Ay, hindi ako naniniwala, huwag mong patulan. Hindi, pag hindi mo pinatulan, mamimihasa. Si Bitag ako, nambibitag ako. Wala akong pinipili, higante o dewende. Pag nagkamali ka, inabuso mo, malilintikan ka sa akin. Sige, ngayon. Lumabas po yan sa balita, pero ito ho, nagpadala po sila ng kanilang liham. Ha? Uh-huh. At yung sa liham na yan, hindi ata naka-ano dito. Sa kanilang liham, ayan. Hindi yan. Yung liham muna ng, yung mismo ng kanilang, yan. Ayusin nyo nga to. Mag-iosep kayo. Pakilaki para makita nyo. Mm-hmm. Oh, sige, i-distansya ng konti. Sige, yan. Manila Bulletin. Ayan po, nagsasabi dyan sila na kanilang ano, okay, sa aming Vice President for Legal External Affairs, Special Projects. Sa baba, hanggang sa ibaba, hanggang pa, pababa na, pababa. Sige, patingin. Sige. Yung kanilang editor-in-chief, pwede bang natutulog ata sa pansitan sa loob? O, sa baba, ito po ay Loreto Cabanes. Ang sa baba po yan, taas mo pa. Hindi. Itaas, yan, ipakita nyo. Sila po yung mga nagmamayari ng dyaryo na yan. Nagko-coordinate ba kayo sa loob? Kanya-kanya kayo. Ayan po. So, pinadala po sa amin. Sabi ko nga, ang simpleng sagot ko lang po. Ito pa po.
And then, editor-in-chief po nila, ay, ano naman yung isa? Ito naman ay liham po ng sumulat daw nito. O, sige, pakita natin isang liham. Ayan po. Yan po si Richard De Leon, pakita po natin. Tinatanggap na namin po, yung kanilang ano, humbly and sincerely apologize to Mr. Bentul from the whole team of BTAG. No malicious intention. Okay na po sa amin. Apology accepted. But please, don't do it again. Simple lang man po kami eh. Kapag medyo nagpakumbaba at lumapit sa amin. Kahit nakaaway namin, madali po kaming lapitan. Wag lang yung mga mamamatay tao at kriminal, halang bituka na talagang. Kami po kasi pag ang utak ng mga mamamatay tao at mga halang bituka, iba po sila eh. Pag napupukaw ang kanilang pagiging kriminal, once a criminal will always be, although not all the time, pero yung mga mamamatay tao, iba po eh. May nagtitrigger po dyan. Kaya kayong mga Marites na vloggers, makinig kayo. May tanong ako sa inyo, gano'n na ba kayo ka-chipipay, ka-desperado, utak demonyo, nanunukso? Instigation, provocation, just to earn your easy and dirty dollars mula sa Facebook and YouTube? O baka may pumiyok dyan, masasaktan. Alam niyo mga boss, may marami po akong nare-respeto ng mga vloggers, but they are professional, like doctors, mga engineers, sila ho mga chef. Sila ho yung mga other professions na kung saan nakakatulong po. Mga abogado, kaya lang pili-pili po natin. May magagaling na abogado, may mga chipipay na abogado. Alam nyo na kung anong ibig kong sabihin. Kayong mga matataba ang mga utak na mga vlogger, hindi ko kayo mga kalaban. Hindi ako papatol sa inyo, huwag nyo akong kakantihin. Hindi ako nagbabanta at ginagawa ko lang. Total, may hukuman naman tayo. Ang huling hantungan ng inyong mga sinasabing kung naagrabyado kayo, nasa hukuman. Again, hindi ako nagbabanta. Ginagawa ko lang. Total, may hukuman naman tayo. Patunayan nyo. So, doon sa mga naglalabasan, sumasakay para kumita, mabaho pa sa etchos na baboy ang kasinungalingan ninyong kinakalakal ninyo. Kinig kayo? Siguro mas maganda magtinda na lang kayo ng balot, baseball, hopya, mani, popcorn. Mas respetable ko pa itong mga tao na to dahil talagang pinaghihirapan po nila ang kanilang trabaho. Wala po silang dinidihado, kundi magbenta lamang para kumita. E paano naman yung nagbebenta, nangangalakal ng basura ng iba dyan? Maraming nag-aakala dahil ang social media raw, hindi mo na kailangan mong mainstream, estupidong pananaw. Ang social media ay social media. Kinakategorize niyan. Ano ka ba? Professional? Personal mo ba yan? Or social media page ba yan ng korporasyon? Or social media page mo as a professional? Or nobody, wannabe, that never was, that never will be? Wala nang masama. Kaya huwag niyo sasabihin ng social media, ipapalit na doon sa mainstream media. Lul! Laugh out loud. You lul! Laugh out. You laugh out loud. Bakit? Mag-vlog kayo hanggat gusto niyo. Again, with due respect doon sa mga professionals, hindi ko kasama rito. Gumawa kayo ng content na gusto nyo. Yung iba, content ng kalokohan. Iba dyan, nagpapahabol sa aso. Papatuklaw sa ahas. Naglilips to lips sa pusa. Umiinom ng tubig in Bornal. Tumatalon sa eroplano. Nagsa-selfie. Iba yung utak eh. Pero mark my word, inuulit ko, marami pong mga decente, professional na mga vloggers sa kanilang larangan, ang kanilang layunin ay magpagbigay ng kaalaman, impormasyon sa mga, well, tumatangkilik sa kanila at nakakatulong din. E paano yung iba? Well, yung iba, sasabihin natin, sinishare talaga nila. Yung iba, nakakatulong talaga. Again, saludo po ako sa inyo. Hindi po kayo kasama. Eh, yung mga Marites na vloggers, walang magawa. Yung amoy imbornal ang kanilang hinga. Sa bawat bitiw ng kanilang salita, parang naaamoy ko ng bibig na walang toothbrush. Yung mga iba na parang humihigop ng panis na sabaw, mukbang baka mo. Higupin nyo hanggat gusto nyo. Okay? So, kaya kayo, hindi ko kayo kilala, tapos gumagawa kayo ng storya, kayo mga kupal, makinig kayo. Hindi, did I say something? Oh, sorry ha.
Hindi ko pa nakikita yung mga pangit at mga hugis at tabas ng mga mukha ninyo. Problema siya yung sinasalsal ninyo, utak ninyo eh. Paano nyo ako na-interview at sinusulat nyo na, na ganitong sinabi ko? Hindi nyo naman ako makikita sa labas pag nandito. Either nandun ako sa resort, either nandun ako sa other property ko, nasa bahay lang ako. Hindi naman ako gala. Eh, wala naman akong mga kaibigan ng mga vloggers. Mag-isip po kayo kapag kayo'y nakabase ng mga sa vlog-vlog dyan, huwag nyo pagpapansinin yan. Kaya sinasabi ko, hindi po ako bastos dito. Yung content ninyo, masturbated content. English, as in biology. Vlogger ba ka mo? Sige, vlog pa more. Sinasabi ko po ito, unfiltered. Bakit sinasabi ko sa inyo to? Gawin nyo lang ang ginagawa nyo. Kung gusto nyo kumita, kumita kayo. Pero huwag naman doon sa expense of others. Fake yan. Kaya sa uri ng lingwahe ninyo, ginagamit ko rin yung lingwahe para sa inyo. I can speak your language. I can enter your world and your space. But I will not breathe the same air. Hindi ako hihinga doon sa hangin na meron kayo dyan. Iba ang hangin ko. Iba ang espasyo namin kami sa mainstream media. Hindi kami nanlalait. Maliban na lamang kapag kami nakante, lalo na ako. May iba disente, hindi talaga sasagot sa inyo kasi hahaba pa ako. Hindi. Bring it on! O, yung iba, makikipagsubukan ba kayo sa akin? Eh, pag-uusapan ay bardagulan, hambalusan, pukpukan, basagan ng mukha. Meron tayo niyan. Subukan nyo sa labas. Hindi ako nagbibiro. Ngayon, kung gusto nyo ng malinis, may gym naman ako dito sa loob. May gym naman ako dito sa loob. Pwede naman tayo kumuha ng referee. Kayo umayos kayo. Iba ang bitag. Hindi kami nang hahamon. Nagsasabi lang kami ng aming gustong sabihin kasi kami nananahimik kapag kami ginawa nyo ng kwento yung mga iba dyan para lang makapag-content. Malademonyong utak ninyo. Sinungaling. Boyset. Ngayon, maayos na kayo. Kahit sino pa kayo, pag may ginawa kayong content na kasinungalingan, aalamin ko, hahanapin ko kayo. Kaya sa lupa man kayo, sa ere man kayo, sa tubig man kayo, I can reach you where you are. And I will get there as fast as I can. Walang problema, hindi ako nagbibiro. Nagla-laptrip ba ako ngayon Friday? Are you gonna take me seriously? Or you think I'm just playing game? Try me. Hindi ibig sabihin na nanahimik ako, desente ako. Eh, marunong ako maging desente. Marunong din ako magbarubal. Marunong din ako magbastos sa mga taong bastos. Kasi hindi tayo magkakaintindihan eh. Eh, ang bitag po kasi, sa ibaba, sa gitna, sa itaas, sa baba, sa gitna. Hindi kasi po pwedeng masyado kang desente. At pag masyado kang disente, pinababayaan mo na lang sila, mamimihasa. Kasi, hindi mo, hindi pumapatol. Pag pumatol naman, ay, pumatol, gusto natin. Mag-ingat ka. Tumingin ka sa kaliwa, sa kanan. Pag na-tsempohan kita sa labas, ilalagay kita sa supot. Hindi ako nagbibiro. Lalagyan kita ng supot niya sa ulo mo na yan. Are you taking me seriously? Please do so. Huwag niyo akong isama dyan sa inyong mga kabalbalang kalokohan, kademonyohan, kaistupidohan ninyo, kasinungalingan ninyo. Iba ang mundong ginagalawan ko. Sa mundo ninyo na puro plastikan, puro kasinungalingan, gusto ko pa yung mundo ng mga mamamatay tayo. Alam ko kung mamamatay tao, talagang hindi ka sasantuhin yan, kaya always ready. Yung mga halang bituka, hindi ka sasantuhin yan dahil yung pagnanasa ng kalimpagiging halang bituka, iba. So kabisado natin yan. Pero yung mga ek-ek chorba, bembangin ko kayo dyan eh. Jombangin ko kayo dyan. Umayos nga kayo, si Mari Jose. Anyway, mga bossing, thank God it's Friday. Ito ang sasabihin, ano, serious na to pa, bossing. Tingnan niyo po itong larawan na to. Pakita natin. May isa po dyan, bata, na wheelchair. Alam niyo mga boss, kasado na po sana yung bitag namin. Kaya lang, alam niyo ba? Tingnan, anong nakikita niyo sa classroom? Lahat, okay. May isang bata dyan, malayo siya, nakaupo sa wheelchair.
itinimbripto, tinagbo kami sa aming Bitag Facebook page ng magulang. Isa po siyang PWD. 10 taong gulang lang po siya. May kapansanan po siya, muscular dystrophy. Gusto niya lang sana lumabas sa classroom para umihi. Pero itong lukulukong teacher, nilak yung pinto, hindi makalabas ng classroom. Ito po ang dahilan kung bakit tinagbo kami ng magulang ng bata. Nagsumbong po sa aming Facebook page. Bay, nakahanda na po sana ang bitag namin, tatrabahuin na po namin. Kaya lang nag-alangan daw ang magulang dahil nalaman daw ata ng eskwelahan, magpapatulfo, magpapabitag, kaya inareglo sila. Walang problema kung inareglo para maayos, wag na sana maulit. Pero sa amin, hindi namin kayo palalagpasin. Ang kwentong ito at totoo, hindi siya balita, bagkus mga totoong kwento ng mga totoong tao, mga taong sa ibaba lamang. Anak po siya ng magsasaka. Umaani ng mga palay ang nanay nasa loob lang ng kanilang pamamahay. Ang bata po ay 10 taong gulang. Grade 4. Yung kanyang karamdaman hindi po madali kasi yung pagtitingnan niyo po, ano? Pati sa pag-iihi hindi po agad may mga muscles po tayo, facial muscles, intestinal muscles at pagdumi at pag-iihi, kaya nga pag may tumatanda po kuminsan, alam niyo kasi ito pong muscular dystrophy. Ito po yung sinasabing genetic disease po to. Progressive po to, humihina po, nag-degenerate po yung mga skeletal muscles. Kaya hindi lang skeletal muscles, facial muscles and every muscle sa katawan, sa loob. Kaya yung sinasabing voluntary movement. Kaya ito ho, kawawa naman po. Importante po tayo mga guro sa mga eskwelahan. Unawain po natin kung sino po yung mga kapansanan. Intindihin po natin. Buong pong kahit na po inareglo na, lumapit na po yung principal, pati yung mga iba sa DSWD, pati yung other groups, ang bilis nyo, ano? Dahil alam nyo, kasado na sana ang bitag namin, kaya lang, mag-alangan po yung magulang. Mas maganda, inayos nyo na rin, pero magbabantay kami. So, ikaw teacher, ha, makinig ka, gagawin ko sa'yo, lalaki o babae ka, gagawin ko sa'yo. Ilalagay kita sa classroom, ilalak kita, umihi ka, magdumi ka dyan sa loob ng silid paaralan mo. Buisit ka. Umaga pa ngayon, ha? Kaya kung sino man ang teacher na ito, makakaabot sa'yo. Principal, makinig kayo. Pag-uuntog-untogin ko mga ulo ninyo, tandaan, ang mga bata, kapareho niyan, protektado ng ating pamahalaan, protektado ng Estado, at meron din yan, protektado rin sila dahil mga person with disability, tatas ang kilay sa mga inyo, sa inyo, sa pinagagawa niyo. Maayos kayo. Umayos kayo. Umayos kayo. Hindi ako nagbibiro. Kami po, pag nilapitan, lalo na pag may mga kapansanan, simple lang po ang aming gagawin. Nakikinig po kami. Marunong din po kami magalit. Marunong kami maawa. Namburong kami bubuisit. Ano pong tawag mo dyan? Pang-aabuso at pang-aape. Well, mga boss, medyo pababain natin yung ating... Ito yung ating level ng medyo tumataas kasi. Kasi bababa siguro pag coffee. Oh, yeah. Marami pong mga sumbong na dumarating po sa amin or talagang sa aming action center. Marami pong dumarating dito. Alam niyo ba may mga sumbong na hindi na po namin iniere, pinakikinggan po namin, inaaksyonan po namin. Tulad po nito, US citizen na Amerikano po, Florida man. Siya po, kasama kanyang misis. Dumulog po kahapon sa aming action center. Ang reklamo niya po, biktima raw siya ng credit card fraud sa Pilipinas. Dito po, pag tinignan niya po yan, hindi siya marunong mag-Tagalog. Kaya kung kayo kasama namin, talagang mag-nosebleed po kayo sa Englishan eh. Yan po, nagpapaliwanag po siya. Ang ginawa po namin dyan, mag-iingat po sa inyong mga credit cards, sa inyong mga online account. Kasi sabi nga po natin, ang mga sindikato, mga bossing, madudunong. Ako po'y naniniwala,
kahit na po ang NBI, anti-fraud, pati na po yung sinasabing ito hong sa Kongreso, sa banking, Committee on Banking, the chairman, si Erwin Tieng, pakiingatan niyo po yung inyong mga account. Ano po yung mga account ninyo? Yung inyong account sa banko. Pakiingatan niyo po yung mga credit card ninyo kung paano niyo po ginagamit. So, itong kapareho nitong lumapit sa at, pakita po natin. Habang pinakikinggan po natin. Sabi ko, paano ka na, biktima? Na-realize niya, sabi, I think, because I've been using it in buying stuff at Lazada. Kasama na po siya ngayon sa bilang ng mga naloko po ng mga online scam. So, ito po ang aming mga sinasabi sa inyo po. Mag-iingat po kayo. Hindi po tayo, kumbaga, ito po ang aming sinasabi, mag-ingat. Pag meron pong mga bagay na nagpadala po sa inyo ng mga email, ito po yung mga red flag na dapat tandaan po ninyo. Ano? Yung mga salitang ginagamit, to better our service in this bank. Di ba? Sasabihin nila, we are now updating our system. In doing so, mag-iingat, updating to better the service. We are now upgrading, ito po yung mga salita, kasi i-ano ko nila, i-forward ka nila, i-ano ka nila doon, papunta sa link para i-click mo na hindi naman totoong website. Kaya mag-iingat po kayo. Marami po magagawa ang bitag, abangan po. Lahat po ng mga bagay na kapareho na to, anti-crime, anti-scam. Ito po ang bitag kahit na bitag live. So, yung mga katiwalian, abuses, negligence, corruption, sama na po yan. Mga boss, susunod na po yung ating segment mamaya. Ang aking sasabihin po sa inyo, kapag kayo po'y ipinatulfo dito po sa Bitag, ako po si Ben Tulfo sa Bitag, si Rafi Tulfo sa Senado, si Erwin Tulfo nandyan, ginagawa, maghahanda. So, pag kayo po'y pinatulfo sa aming tatlo, pero po si Tul Rafi, senador na kasi, so dumadami po yung pumupunta sa amin, at kami po'y ni Tul Erwin sa kabila, nag-uugnayan po pagdating sa mga lumalapit po sa ating mga sumbong. Ito pong sumbong na sinasabi ko sa inyo, pag kayo po'y nasa bahay at may mga kaanak kayo, anak nyo man, apo nyo man, or di naman kaya, pamilya nyo sa loob ng inyong pamamahay, huwag na huwag nyong saktan. Emotional violence and physical violence. Yun hong minumura, nilalait mo, mas masakit po yung salita. Tumatatak po yan sa isipan ng bata. Nagkakaroon po yan ng epekto sa pagkanyang paglaki. At magkakaroon po yan ng epekto sa kanyang pagkatao later on in life. Yung pong pagpapalo, hinay-hinay po tayo. Baka kayo'y matulfo dito po sa Bitag. Pag sinabi pong tulfo, yung T3. Ang pinakamabagsik, ito po ang nakikita nyo ngayon dito po sa hashtag ipabitag mo sa ilalim po ng Bitag Multimedia Network. Ngayon, pagbalik po natin, ipapakita po natin sa inyo, isimnumbong po sa amin, pinuntahan po namin, alam nyo po ba, pinag-antay po kami. Kasi maliligo muna sa ilog. Lub-lub kita sa ilog mamaya dyan. Kita mo yan. May ilog pa ba sa Cavite? Si General Trias? Kala ko patay ng mga ilog. Okay, may ilog. Sige, bisitahin nga natin. Makaligo nga dyan. Pagbalik po natin, okay, panoorin nyo. Mag-antay ka dyan, Tulfo! Ligo muna ako sa ilog. Yan po. Susunod, pinalabas po namin to last year. Pinakikita lang po namin sa inyo kung ano po ang galawan po namin, kung ano po yung trabaho, kung ano po yung estilo na naging tatak, Bitag, sa kasalukuyang henerasyon, the new generation, at sa susunod na henerasyon, Bitag, the next generation, itatawid po natin yan. Standby po kayo.
Ito po yung mga hinahanap po sa amin na babalik po namin ngayon, the new generation ng Bitag and the next generation. Kaya po namin pinaplay po ito sa iba po nakapanood. Panoorin nyo lang po, ano, dahil meron pong point dito. Again, pag ang isang minor de edad o bata, kahit na anak nyo yan, kahit na apo nyo yan, kapag medyo labis na po ang kanyang nararamdaman doon sa pang-aapi, hindi po kami pwedeng pipikit lang at walang gagawin. Tulad po nito, panoorin. Ang humihingi ng saklolo rito yung nanay na OFW sa Jordan. Itinawag sa atin. Subject natin, 19 years old. Ang problema, si Lolo, pag nalasing, ginugulpi sa kanyang apo. Sa General Trias, Cavite. So, papasok na ang Bitag dito. Sir, nandito po kami pa rin sa area, malapit sa bahay. Tapos nakahanap kami ng coffee shop, sir, na pwedeng pagdalhan dun sa bata in case na interviewin po sa labas ng bahay. Now ngayon, what you do, tawagan yung bata. You find out that she is under duress and she could talk. Then you will go there directly. You understand? Yes, sir. Yes, sir. You will go there directly kasama ang cameraman. You will have to go there. Wear your jacket. Yes, sir. And then I will allow you to go there. Park your vehicle. Yes, sir. Go there to visit the kid and look at their situations first and foremost. And you can call the barangay and you tell them Mr. Gulf is coming over tomorrow. Yes, sir. We will react instantaneously to the situation. The situation is called for. We have to move fast because tomorrow I will go there and I will have to talk to the grandfather. Ito, nananakit. Ngayon, tingnan nyo kung makakausap nyo. Ito, bata, kung madadala niya kung walang hadlang. Apa? Hello, guardian. Apa? Nasa loob ka ba ng bahay niyo? Apa? Okay, pwede ka bang lumabas? Sige po. Nakikita mo ba yung lolo mo sa labas ng bahay niyo? Wala po siya dito. Okay, so makakalabas ka. Pwede lang, pwede po. Okay, sige, labas ka na ng bahay. Huwag mo ibababa yung telepono, ha? Sige po. Anong kulay ng damit mo? Apo, sige po. Naka-short ka? Apo. Ano yung dala mo? Yung model po ng kapatid ko. Okay. Okay, ngayon tawid ka lang, tapos punta ka dun sa pinakamalapit na coffee shop. What's the status? May eyeball na po kami ngayon sa bata. Nakikita namin siya naglalakad malapit sa coffee shop. Let's do the talking, the processing. Yes, sir. Find out exactly yung profile ng bata. Hindi ko mawawa naman. Okay, sir. And then stay lang to yung sasakyan. Okay po. At hayaan mo si Mitch na magkaroon ng confidence yung bata to talk na baka mabuhos ng bata kung anong dapat malaman natin na hindi sinasabi ng bata. Kami kasi po pinag-iinitan kami ni Lolo. Pag nandiyan po kami, pag dadaan po siya, parang nga po may galit po sa amin. Pag nagkakasalubong po kami, parang anak po ng galit niya. Narinig yung usapan ni Mitchup tsaka yung subject natin. Yes, sir. Anong assessment mo? Is he confident? Is he... Opo. Was she talking now? Because I'd like to make sure that Mitch will get the confidence about that and the trust that she can open up. Sabi niya, ako ba niloloko mo? Sinuntok niya, naabod po ako. Pero saan ka tinamaan nun? Dito po. Hawak ko po yung anak ko. Tapos yung masakit na po, yung ginano niya po ako sa ulo. Mm-hmm. Tapos ginano niya po ako nang walis dito.
suspend nila dahil sa sinisisi niya. Ako doon lahat nagsimula ng mga gulo. Kaya po hindi po pwede nang magtagal po ako dyan kasi po ako po lahat sinisisi niya eh. Kung natatakot po ako sa kanya kasi po minsan po binibiltokan niya po kapag ganun. Sabi niya po, takatakot mo talaga, bububog mo talaga. Pero nung sabi niya, ililibing niya daw po ako ng buhay, babarilin niya daw po ako, wala daw makakaalam. Rinig po yun ang anak niyang bunso. Sabi niya, wala kang utang ng loob. Makati po mo, grabe niya po ako. Nakakahiya po talaga. Sabi niya po, makati ka, makati yung po. Nagaganyan niya po ako. Sino po ba hindi masasaktan sa ganun? Malandi ka, maarot ka. Ganyan niya po ako. Pera pa yung pagsasalita. Kaya nga nabuntis ka eh. Kasi makati yung po. Ganyan niya po ako. Ano yung mas masakit sa'yo? Pagka sinasaktan ka niya ng pagsasalita. Pagsasalitaan niya po ako ng mga ganun. Nalakad po yung beso, sinasaktan niya po ako nang kasi hindi po ako umiiyak sa harapan niya eh. Well, pag sinasaktan niya po ako, tinitis ko lang po. Na ganun siya mag-asta sa akin. Parang napakamalas ko po. Gusto ko po ma-division ng sinolo. Para po maisip niya yung mga nang nararamdaman namin. Gusto ko po yung pagsabihan. Tapos sabi niya, hindi niya po daw ginawa. Totoo naman po talaga yun. Sabi niya pa, sinungaling daw ako. Totoo naman talaga yun. Sir Ben, gusto ko pong maleksyonan si Lolo. Para po, maano po siya, hindi niya napulitin yung mga ganun. Tomorrow, we are gonna do a welfare check. Ano mo sinabi ng bata nung tinanong mo siya, yung kanyang kalagayan? Naging emotional siya, sir, nung tinanong natin yun. Kasi nga po, lumalabas na verbally and physically abuse siya. Consider it violence against women. Sa parting to, lugi yung bata. So we're coming in. We're coming in at DSWD. I wanted to talk to the grandfather and then make sure nasusunod siya kasi kung hindi, mag-usapan na yan. So I want all black vehicle. All the efforts will be centered doon sa Del Trias. Alright, so tomorrow we'll do it. Many minutes bago tayo dumating sa target site natin. Mga 10 minutes na lang, sir. Gusto kong ikutan muna. I'd like to have a survey and eyeball doon sa target location natin. Yes, sir. I need your area, location, survey muna natin. I'd like a total eyeball doon sa lugar. Ituro mo sa akin kung saan yung bahay na bibisitahin natin. You hear? Okay, sir. So yung gray gate na yan sa baba, is that it? Yes, sir. Thank you.
ang nakaabot na sumbong ho sa akin kung anong pinagagawa niyo sa apo ninyo. Apa. Nasasaktan niyo raw, namumura niyo, nasasabihin niyo kung ano-ano. Ito ko ba'y totoo? Minumura ako, pero hindi ko sinasaktan. Nasasapak niyo raw ho, hindi sabi po. Ho ng bata. Hindi po. Hindi ko pa sinasapak. Ngayon o... Lolo, ikaw, sa tanda niyo niyan, malapit-lapit na ho kayo makuha ni Lord. Magsasabi ho ako sa inyo, ano? Huwag na huwag niyo nang gagawin. Napatulfo na ho kayo. Wala ho akong problema, babalik-balikan kita rito na hindi mo magugustuhan. Nakikita ng buong bayan na binabantayan ka namin, iba ho pag sibitag na. Iba kami pag kumilos, kasamang alagad ng batas, kasamang DSWD. Meron hong sinasabing welfare check. Anong ibig sabihin ng welfare check? Ang welfare check ay sisilipin mo, tingnan ang kalagayan ng taong dapat silipin. Apo. Titingnan din ang kapakanan niya. Siya ba'y nalalagay sa alanganin? Siya ba'y naaabuso? Siya ba'y nasasaktan? Ito hong welfare check na ginagawa ho namin para sa apo ninyo. Apo. Ipinatulfo ho kayo. Pag ipinatulfo ho kayo sa bitag, iba na ho. Apo, alam ko ba. Mapapangako mo na hindi mo na sasaktan, hindi mo mumurahin, hindi mo sasabihin na masasakit na salita. Yun lang aking katanungan kung magagawa mo, kasi kung hindi, ikakasa ko yung bitag sa'yo. Apo. Babantayan ka namin dito sa lugar mo. Ngayon, since nangako ka sa akin, bibigyan kita ng pagkakataon magbago. Kapag inulit mo pa, ako na ang makakalaban mo. Gagamitin ko yung batas na nauukol sa mga taong kapareho ng apo mo, hahantingin ka namin. Hindi ka parang sisisi? Hindi po. Wala ka tayong nagsasabi sa ako eh. Magagalit na ako ngayon sa ginagawa mo eh. Ganito, sino ba yung ano? Ikaw ba? Guardian. Guardian. Okay, guardian. Dito upo ka. Pagtitingnan niyo siya, parang akala mo, 12-15 anyos lang. Pero 19 ka na ba? Sige, okay. Nag-aaral ka ba? Hindi na. Hindi nakagraduate ng K-12. Paano? Nakpabuntis. Ito ka na naman. Alam mo ba kung minsan, mas matindi pa yung emotional violence? Gigibain mo pagkatao niya? Eh, siya naman gumaba ng pagkatao niya eh. Tiyuhin niya, tanak ko. Magkapatid ng nanay niya. Wala ka tayong sasabi sa'yo, kulang-kulang ka eh. Makinig ka na lang, nangako ka na hindi mo na siya sasaktan. Oo nga po. Yun naman pala eh. Bakit hindi dami pang saksak. Eh. Alam mo, ganito na lang. No? Pakinig ka, mamamatay ka na lang. Apo. Ito, sumisibol pa lang. Pero ganyan ang asal mo, hindi ka na magbabago eh. Hindi tayo magkatugma. Pinagsumbungan ako eh. Malungkot ka. Sa edad mo na yan, dapat masaya ka, nasa eskwela ka. Yung tahanan mo, hindi dapat ganito. Kaya ako pumunta rito, silipin ka lang. May DSWD dyan. May women's desk. Sila mag-iimbestiga sa'yo. Ako'y sumilip lamang para tingnan ang kalagayan mo. Sabi ng nanay mo, sir, pakisilip na lang. Kaya ang tawag namin dyan, welfare check. Sinisilip namin ang kalagayan base doon sa hiling ng nanay mo. Titingnan namin ang kalagayan mo at para sa kapakanan mo. Ayaw ka ng nanay mo paalisin dito. Kung ako lang masusunod at hindi naman ako magdesisyon, hindi ka dapat dito. So sabihin ko nga, speakerphone mo. Hello, Rose. Hello, sir. Kausap ko ngayon ang tatay mo rito. Sige pa rin eh. Pwede ko pong kausapin, sir, ang tatay ko. Maawa ka naman, tay. Mapalagay ako. Alam mo naman, wala na akong ano, sir. Ako kumakayot para sa kanila kahit yung sa Davao. Nagpapadala pa din ako. Tay, makauwi. Antayin nyo na lang makauwi ako. Papatayin ko na mga anak ko. Maawa naman kayo, sinanaw. Hindi siya magsumbong sa anak ko. Sobra. Sa'yo nagsusumbong. Sa akin nakatira. Ang tatay mo parang bato. Tay. Hindi marunong makinig to. Tuktukin kong ulo nito eh. Gusto ko rin makausap yung tiyahin kong yan.
Gusto niya rin makausap ang tiyahin? Tawagin mo ang tiyahin. Anong gusto mong kausap dito sa tiyahin mo? Sige. Anong gusto mong marinig? At nandito nga. Sige. Kayo nakikailangan. Nanginginig ako. Minsan hindi ako lumapit na mangingi sa inyo ng tuklong. Kapatid mo ba to? Tumulong pa kayo. Hindi mo kapatid. Kapatid mo. So tiyahin ka? Yes. Tiyahin. Okay. Pagsasabihan niyo pa si Muro ngayon. Ganito na lang. Wala, bato yung tatay mo, bato rin yung auntie mo eh. Pareho sila, ang galing sa bato. Pag, tatawagan kita mamaya, no? Tatapusin ko lang to. Sa palagay mo, anong punta ko rito? Ewan ko sa inyo. Hindi ko naman alam. Ano ba bababanta mo? Kung ano nangyayari sa kapatid, ano gagawin mo? Ay, patay sila kasi. Patay sila. So, patay sila. So, ikaw ba yung nagbanta? Kung anong mangyayari sa kanila, patay sila. Sabi ko, pag may nangyari sa so, kanila... So, maamin ka? Pero hindi sinabing puro, sinabi mong patay, papatay mo. Hindi naman gano'n. So, pang ano, lagot sila? Lagot sila kasi... Anong klaseng lagot yun? Eh, di sila mananagot sa lolo nila. Eh, ano man mangyayari kung mamatay yung lolo mo dito? Ang kapatid mo? Kaso, so, okay lang, dimo, so, okay lang, dimo sa lupa. Hindi, yung kapatid mo eh. Kaya sabihin, kita mo, suntokin mo ba naman tong bata? May ebidensya ka siya. Kita mo. Umalis ka na nga. Baka mabwisit pa ko sa iyo eh. Oh my goodness. May goodness ka? Goodness ka pa? Lumayos ka na. Sarap ko. Wala akong kwenta ng usap. So Tay, mapapangako mo ba sa akin na hindi mo na gagawin ang pananakit, pagsasalita na hindi maganda? Opo. Ang sagot, oo o hindi. Mapapangako mo. Kasi kung mangangatuwiran ko sa akin, gigit-gitin lalo kita eh. Opo, opo. Mapapangako mo na hindi mo na sasaktan, hindi mo mumurahin, hindi mo sasabihin na masasakit na salita. Yun lang aking katanungan kung magagawa mo. Kasi kung hindi, ikakasa ko yung bitag sa'yo. Opo. Babantayan ka namin dito sa lugar mo. Ngayon, since nangako ka sa akin, bibigyan kita ng pagkakataon magbago. Hindi po ako pulis, hindi po ako alagad ng batas, media ako investigator. Pero ako'y tagapagtanggol ng mga ulila, tanggol ng mga walang kalaban-laban sa sarili, tagapagtanggol ng niyuyurakan ng karapatan kapag walang matakbuhan, yun ang anak-apo ninyo. Kaya tulo, ayaw na ayaw ko na makaabot sa akin itong ginagawa mo. Ngayon, oras na nakaabot sa akin, Lok, magtago ka na. Nasa sa inyo na huyan, ma'am, kung anong gagawin ninyo. Na-assess niyo naman siguro, ano yun, ma'am? I don't interfere, but apparently this is a closely knit family. So what we can do, siguro, you just do a welfare check every now and then. Nagbabalik po ang Bitag Live. Sasamantalin ho namin itong nalalabing mga minuto. Ano? Mga boss, ang aming public service or action center, uro sa lahat, ay bukas po kami. Ang aming advice na lang po doon sa mga lumalapit na puro lupa, mana sa lupa, o yung mga lupa, agawan ng lupa, kami po ay magsasabi sa inyo para huwag masayang inyong pagpupunta. Lahat po na may kinalaman sa lupa, reklamo sa lupa, ang hantungan po yan sa hukuman dahil legal po na dokumento ang mga lupa. Kung kami po ay magbibigay lamang ng aming simpleng payo, practical na payo, pero kinakailangan pa rin po dumaan sa tamang proseso at legal na proseso, lalo-lalo na pag wala kayong mga titulo at yung mga mana-mana sa pamilya. Ang mga kaso po, itong mga bagay na to kaya po namin sinasabi sa inyo na kung maaari, huwag nyo na pong aksayahin na idilulog po sa amin kasi kakausapin lang po namin kayo. Eh, hindi naman namin kayo pwede mabigyan ng mga referral. Ibang bagay po, nakapareho pag ang kaso po ninyo ay nasa poder na ng hukuman, huwag nyo na pong ilapit sa amin, antayin nyo po. Kasi pag ganun ang ginagawa nyo, matatanggihan po namin kayo. Papaliwanag pa rin po namin, siguraduhin po namin na aalis po kayo, na liwanagan po kayo, hindi sa tumatanggi po kami.
Yun po mga bagay na kung minsan kapag dating sa mga asawa, pwede po siguro sa ibang programa. Yung mga kapitbahay nag-aaway, hindi po kami yan. Punta po kayo sa Channel 5, nandoon po magharap-harapan, magbembangan kayo roon, sambunutan kayo. Hindi po kami doon, hindi po kami yan. So, kami po sa amin, at dito po, marami po yung mga pagtanggol, yung mga mahihina, yung mga ulila, yung mga balo, walang kalaban-laban, niyuyurakan ng karang karapatan, na wala pong kayang ipagtanggol ang kalang sarili. O wala po sa kanilang tumitindig kasi. Yun pong aming mga nagagawa. Yun pong mga lumalapit po rito sa mga investment. Nakapag-invest po kayo. Pera po yan. Kung kayo po inaloko, cargo nyo yan. Hindi po namin nililinis yung mga basura ng mga bagay na pinasok nyo tapos papalinis nyo po sa amin. Hindi po namin lilinisin. Matuto po kayo. Magdusa kayo. Kasi pinasok ninyo mga investment na yan. Yung iba naman, eh, pagdating sa mga utang na yan, nakapag-utang kayo, ang utang ay dapat bayaran. Simple lang, huwag kayo mangutang. Kung kayo po yung nabiktima na itong mga loko-loko ng mga online lending apps, ginusto nyo yan eh. Hindi po natin kontrolado yung mga barubal dyan ng mga kolektor nila kasi kukolektahin talaga yung nautang ninyo. Huwag po kayo magrareklamo, gagawa pa kayo ng mga page-page account, tapos mga mag-group chat kayo pa, tapos lalapit kayo sa amin. Ano ba ang dahilan ng problema ninyo? Utang. Eh, ba't kayo ng utang? Pangangailangan, hindi nyo kayang bayaran. Huwag kayo mangutang. Huwag nyo pong idulog sa amin. Ang gusto po namin, makatulong po kami sa mga taong mahina, walang kalaban-laban, pang-aabuso, at yung pong mga korupsyon, kapabayaan, hindi naman sa ating lipunan. Doon po kami magaling. So, sa ibang bagay, pagdating sa mga medical, pwede po kayong pumunta roon sa tanggapan po nila Tul Erwin sa kapila. Ituturo po namin. So, maging simple na po tayo. Wala na po kaming oras. See you Monday. Adios.